Hello, good morning. Ang video ko pong ito ay patungkol po sa mga scam na patuloy po na namimiktima ng ating mga kababayan. Ito ay nagagalak na dahil gumagamit sila ng mga Facebook at nakipag-friend request sila, at kapag in-accept mo, yun, mag-uumpisa na yung transaksyon na sila daw ay isang American soldier at na-assign doon sa lugar na magugulo. At sila daw ay may limpak-limpak na pera na dolyares na gustong ipadala dito sa Pilipinas. At yan, naghahanap sila ng kaibigan para ang pera na yun ay invest daw sa negosyo. Yan. Itong Facebook account na ito na Winnie Williams ay nakipag-friend request sa akin sa Facebook. At in-accept ko naman. At yun, nagpakilala siya sa akin na siya daw ay isang American. At nagpakilala din ako na ako'y Pilipino. Ayan, oh. Siya daw ay si Sergeant Winnie William as a United States of American soldier working as a United Nations peacekeeping troop in Syria on war against terrorism. Ayan, sabi niya. So, sabi ko naman, I love friend abroad. Ayan, diretso ang aming usapan. Tinatanong niya sa akin kung ano daw occupation ko, trabaho. At sinabi ko naman na mayroon akong stable na trabaho. Ayan. Kaya, ayan, nagpakilala siya. Single daw siya. At siya daw ay walang boyfriend, ayan. Kaya dito, nagsabi ko naman, ako naman separated, ayan. Parang gusto niya manligaw ako sa kanya, eh. Ayan. Kaya in-offer niya, pagkaraniwan naman sa mga babae, kapag walang gusto sa'yo, sinasabihin naman kaagad na, ah, hindi na siya available at may asawa na. May boyfriend na ako, yan naman sasabihin kaagad ng mga babae kapag hindi ka kursunada, eh. Pero pag kursunada ka, kahit na, ano, kahit na may asawa na, sabihin na walang asawa, ganun. Kaya yung sinasabi niya dito na siya daw single at walang boyfriend, ayan. Kaya tapos nagpost dito ng picture, ayan o. Kita mo, mapapasa na all ka dito o, sa ganda at nasuot siya ng, ano, ng military attire, ayan o. Dagdag pa niya, doon sa kanya ng operation ay nakapagkulimbat daw sila ng US dollar doon na limpak-limpak na pera na pinaghati-hatian na lang nila, at ang kanya daw ay 1.8 million US dollar. Kaya ang problema niya ay kung paano daw niya may dispose ang kanyang kabahagi, dahil bawal daw sa kanila bilang sundalo na magdala ng pera pauwi sa bansa nila, at ang pinaka-option niya ay padala sa Pilipinas ng pasikrito sa pamamagitan ng diplomatic immunity career, ayan, at smooth daw at free from detection doon sa airport. Sisiguraduhin niya ang iyong pangalan, cellphone number, address, email address, at hihingi ka pa niya ng ID. So pagkatapos noon, magpo-post siya ng picture, tracking reset, at picture ng pera sa bag. At aantay na lang ang arrival ng bag after 2 days. At aantabayanan daw dahil natawag ang kanyang agent, dahil hihingi daw yun ng 25,000 pataas na pera para pambayad daw sa charge at taxes doon sa airport, para hindi na maabala ang kanyang bag at dire-diretso na doon sa destination, doon sa bahay na mismo ng papadalhan ito. So guys, ingat po kayo sa mga ganitong modus, kasi ang pera na hinihingi nila, ayun lang talaga ang gusto nila na makuha sa iyo. Kung mayroon mang babayaran na iba, dapat i-shoulder na muna ng kanyang agent para hindi na siya maabala. At dapat, bago nagpadala ng pera na ganong kalaking halaga ang sender, ay sinitulon niya kaagad ang mga dapat bayaran doon sa pinanggalingan at sa pagdalhan, para wala nang balakid pa na harang-harang sa kanyang operasyon. Kaya yun, sabi ko na ang transaksyon na ito ay talagang hindi talaga ito totoo. Ito ay scam. Kaya mag-ingat kayo guys pag ganyan. Pag pira-pira na ang labanan, ay mag-iisip kayo. Magtatanong-tanong kayo. Mag-research kayo sa YouTube, sa Facebook, at saka kung saan-saan yung mga kung saan-saan pwede kayo makakuha ng informasyon, kasi ang ganitong modus ay hindi lang isang beses dumating sa akin, dumating din ito nung mga nakaraang buwan sa akin. At kung maghuhulog ka ng pera na para pambayad dun sa charge na sinasabi niya, ayaw niya nang inahatid, ayaw niya na personal kang pupunta dun sa airport.
hindi ka daw diplomat, sabi ng ganun. Kaya ang gusto nila, ipadala mo daw sa GCash yung pera na hinihingi nila. So, boom, yun na talaga ang kanilang, ano, kanilang plano para sa'yo. Sayang lang ang pera at pinaghirapan natin ng maigi tapos ilulukuhin lang tayo ng ganyan. So ito guys, ay walang pinipili. Mapamatalinong tao at saka mapasino man sa atin ay pwede nilang maluloko kasi gawa ng ang kanilang pinapain na pera ay milyon-milyon doon sa ibang bansa. Pero hindi naman pala totoo yun. So tayo guys, magiging aware tayo sa mga pangyayaring ganito. Ingatan po natin ang ating pinaghirapan. Huwag po natin basta-basta lang na i-invest sa mga ganitong bagay na nag-o-offer sa atin na tayo ay magkakaroon. Yun pala lalo tayong mawawalan. So sana guys, gustuhan nyo ang aking sinishare sa inyo. Kung mayroon man kayong comments, mag-comments lang kayo dyan sa baba. At pakishare na rin sa aking video at pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel. So guys, bye-bye. Thank you very much sa panonood. At gamali sa inyong lahat.